Ang malaking naitulong po sa akin ng Ilo Dole yung pinabalik po ako ng pag-aaral nung grade 7 po ako. Nung grade 7 po ako ay tumigil po ako ng pag-aaral kasi nagtatrabaho po ako noon. Apat na buwan po akong tumigil, wala po talaga akong balak pumasok mo. Nung pumunta po dito sa Kinalin yung Ilo Dole, tapos kinausap po yung, pumunta po kami ng school namin, tapos kinausap yung advisor ko po. Tapos pinabalik po akong ng pag-aaral. Nung, tapos sila din po yung nagbabayad ng, ano, ng sa school ko po ng, ano, gada taon po. Ito po yung, ito yung ginagamit namin sa pag-skate. Nilalagay po siya sa release. Pag may kasalubong po kami, ano, pag talo kami, binababa po namin ulit. Tapos salang ulit pag ano, pag nakalampas na. Tapos ang pasahero po namin ay ano, hanggang anim lang dito eh sa stage. Tapos hanggang dito po sa Kinalin hanggang Kalawag, 10 piso po. 10 piso ang gada isang tao. To ano po, to 250 lang po hanggang alas 8 na yun, ng gabi. Pangarap ko po ay ano, mabigyan ko po ng magandang buhay yung ano ko po, yung magulang ko po sa aking mga kapatid ko. Kasi po hindi na po nila kayang ano ganyan eh. Kayang gawin po sa ngayon. Kaya ako na lang daw po yung inaasahan nila. Sila po yung ano, yung nagpapalasa ng loob para pumasok sa school. Ako po si Tricia Payne Hente. Nakatira po ako sa Barangay Santa Maria, Kalawag, Quezon. 16 years old po. Nag-aaral po ako sa Kalawag National High School bilang isang grade 11 sa section gastri. Yung mama ko po ngayon, sa ngayon po, wala po siyang trabaho kasi po noon naging kasambahay po siya. So ngayon parang sinasabi niya kung pagod na din naman po. So yung kapatid ko pong apat, bali lima po kami, yung tatlo po nagtatrabaho ngayon sa nagtatrabaho po sila. So sila po yung tumutugon ngayon sa mga pangailangan namin. Tapos po, yung papa ko po, nawala na po siya since 2008. Yun po. Ang hirap po pagsabay ng pag-aaral at saka po yung gawain sa bahay kasi po hindi po ako makapag-focus po dun sa pag-aaral ko kasi nga po, gawa dito, gawa dun. So nakakapagod din po. Saka po, yun nga po pagod. Tapos papasok po na school pagod. Kasi po, lahat po nagawain sa bahay, gawa ko po. Tapos pag yung tita ko po kasi may tindahan, so nagluto po. Tapos after po magtinda, ako na po gagawa lahat, yung hugas, lahat-lahat po sa gawain bahay. Nakagustuhan po niya na makatulong sa akin. Siya po ay namaspan.
para lang makatulong sa mga pangangailangan namin mag-iina. O nang dahil po dito sa livelihood program ng DOLE, ngayon po malaking tulong para sa mga anak ko na nagkakapag-aral at na bibigyan na ng pang-araw-araw na kain ng aming pamilya. Hindi na po kailangan magtrabaho ang mga anak ko at nakakapag-aral pa. Kaya po ako'y nagpapasalamat at ang DOLE ay nagbibigay ng malaking tulong sa mga katulad namin. Mas maigi pong pagtunag po nila ng pansin yung pag-aaral nila kaysa po yung paghahanap ng trabaho kasi po sobrang hirap po talaga ng walang alam at may kulang po sa edukasyon. Kasi tulad ko rin po, hindi naman po ako ganun kagaling. Kaya po ayun, nagsusumikap po ako para mapalawak po yung kaalaman ko at para makapagtapos po ako at makatulong po ako sa pamilya ko. Pangarap ko po talaga para sa pamilya ko, yung maging maayos na po at magsama-sama na po kami, hindi po hiwa-hiwalay, tsaka po magkaroon na po kami ng maayos na tahanan, tsaka po ano, magtuloy-tuloy pa po yung pag-aaral po namin kasi po dalawa na lang po kami. Gusto ko po maging teacher po. Dati po ay naka 100 lang ako isang araw. Ngayon, umabot na ho, may get 200 ganun isang araw dahil parang sarili na ho namin ang ginagawa namin. Malaki yung tulong sa amin ang nagawa po ng sa DOLE sa karagdagan po ng aming kabuhayan, pati na rin po ang baonin ng mga bata sa pag-aaral. Lahat-lahat na po doon namin iniask, ano ay doon namin nakuha sa tulong ng livelihood. Ay yung materialis po, dati ay hindi namin sarili yun ay. Sa ngayon, parang sarili na rin matatawag. Talagang malaki yung ang naitulong sa amin. Nang yung sa materialis na yun, dahil tatlong daang materialis binigay sa amin, yun ang pinag-iikot-ikot namin sa ngayon. Ang bayan po ng Calawag ay sadyang naghahangad na ang mga nakikita namin dito at natuklasan na marami pala dito na child labor na kung saan yung sa kanilang gulang na wala pang 18 anyos ay nagsipagtrabaho na sa mga iba't ibang kadahilanan. Meron pong ang dahilan ay dahil sa hindi maganda ang banding ng magulang versus doon sa bata. Meron namang sadyang ang dahilan ay yung tunay na kahirapan na kung saan kahit na hindi pa dapat magtrabaho yung bata na below 18 years old, ay napipilitang magtrabaho upang makatulong sa pamilya. Malaki po yung naging part at naging tulong ng Department of Labor sa ating pong mga child laborers na to. Sapagkat bukod po sa naibalik natin sa eskwela yung ating mga bata, ang mga magulang po, nung tatawag natin, masabi nga po natin mga CL parents, yung mga magulang itong mga batang ito, ay nabigyan ng panimulang puhunan o starter kit
hanggang kung ano man po yung ano, para po sa kanilang pangkabuhayan. Ngayon po ay masasabi namin na sa pamagitan nito, parang naging kilala yung bayan ng Calawag doon po sa pag-produce ng aming ng cassava crackers. Mayroon din po tayong sa Pamaypay Baking na kung saan yung pong mga parents natin, yung mga child labors natin ay yun yung naging kasanayan nila sa paggawa ng Pamaypay. At out of this, yung kanilang income ay masasabi natin na nadagdagan at nagkaroon sila ng yung pagpapaaral doon sa kanilang anak. Hindi lang doon nila kinukuha, kundi marami silang mga natutunan doon sa paggawa ng project. Hindi lang basta sila nagkaroon ng dagdag na kabuhayan, pero masasabi nila na dahil dito sa mga project na ito, natuto silang magpahalaga doon sa lahat ng oras at sa lahat ng mga ginagawa ng kanilang pamilya, na hindi lang sinasabi na itong mga batang ito, gusto nilang lumiban sa klase at tumulong, dati ganun yung kanilang mindset. So ngayon, because of intervention of the Department of Labor and other agencies, hindi lang po basta nagkaroon ng dagdag na kabuhayan, kundi malawak na kamulatan tungkol po sa pamilya, sa kahalagahan ng pamilya. Ang participation po ng DepEd para masug po yung child labor ay yung pong sila ay magpabalik sa pag-aaral sa pamagitan po ng alternative learning system. Na yun po ay mga 18 years old and above na mga out of school, ayun po ang kanilang clientele. Pangunahin natin gagawin ay i-verify. Magkaroon tayo ng masusing pagtingin, pupuntahan ang lugar, i-validate kung totoong may nagaganap o may mga bata na sangkot sa mahirap na gawain, na maaabuso ang kanilang pangatawan. And hindi natin mapipigil ang mga batang nagtatrabaho kung wala tayong kaagyat na tulong sa kanilang mga magulang. Kailangan maikasa din iyon. Sabay ng paglalatag ng ordinance, inihahanda din natin ang tulong pangkabuhayan para sa mga magulang ng child labor. After na makapagbigay tayo, maaring pansamantala muna yung school supplies, sunod pangkabuhayan sa magulang. After nito, hindi natatapos ang tungkulin ng department. Patuloy na imo-monitor at patunayan na wala talagang bata na mababalik sa mabibigat na gawain. Kaya nating sugpuin ang child labor, lalo na't ito ay nasimulan na natin sa bayan ng Calawag, at alam namin na ito ay magtutuloy-tuloy sa pangunguna na din ng Department of Labor and Employment, na kung saan ito ang pangunahing tanggapan o ahensya na tumutugon sa ganitong mga gawain. At ito rin po ang aming panawagan, at kami umaasa sa susunod na administrasyon na ang programa sa child labor ay maging prioridad sa ating pamahalaan.